Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Vince Carter sinabing si Jordan ang greatest of all time at piniliwanag niya kung bakit. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates kwentuhan. So, let's go! Si Vince Carter ay isang legend nga pagdating sa basketball. Hindi man ito nakapag-MVP, ngunit alam naman nating lahat kung gaano kagaling ang player na ito. Ang kanyang mga high-flying dunks ay talagang hindi makakalimutan ng mga taong nakanood sa kanya noon. Si Vince Carter lang din ang nag-iisang player na nakapaglaro sa apat na dekada. Ito ngang 90s, 2000s, 2010s at 2020s. Ibig sabihin nito mga kaibigan, napakadami niya nga nakalaban na magagaling na NBA players. Saksi din si Vince Carter ng pagbabago ng NBA. Sa interview niya sa show na All the Smoke, ikwinento niya kung gaano nga ba nagbago ang NBA. Pati na din ang tawagan ng foul, pakunti-konti lang nga daw ngayon na hawak ay foul na kaagad. Napakabilis na din daw ng tema ng laro ngayon at hindi na madalas maubos ang shot clock. At bukod dito, nakalaban niya nga mga kaibigan si Jordan, Kobe at Lebron. Dito sa interview na ito, tinanong si Carter kung sino ba sa tatlo na ito ang pinakamagaling. Sinabi ni Carter na ayaw niya pag-usapan ng mga ganitong bagay dahil napakahirap nitong sagutin. Dahil na daw sa magkaiba na ang NBA ngayon. Ngunit sabi ni Carter, easy 45 points daw ngayon si Jordan dahil sa mga fouls at wala daw magagawa ang depensa ngayon na bawal kadikitan. Pinagbasehan din ni Vince Carter ang 6-0 finals record ni Jordan, habang sinabi naman niya na si Kobe ang pangalawa sa ngayon dahil sa galing nito at sa 5-2 finals record nito. Hindi naman daw niya mapagkakaila na kakaiba talaga ang ginawang 8 straight NBA finals si LeBron James. Ngunit madalas sabihin ng mga tao na si LeBron ay humahabol na kay Jordan. Ngunit sa palagay ni Carter ay nangunguna pa din hanggang ngayon si Kobe Bryant kaysa kay LeBron James. Nang tanungin ni Vince Carter ang mga host ng show na All the Smoke na former NBA players na si Matt Barnes at Steven Jackson kung ano ba ang kailangan gawin ni LeBron upang magkaroon ito ng patas na usapan sa kanila ni Jordan, sumagot si Steven Jackson na kailangan niya manalo ng 2 championships sa Los Angeles Lakers at kapag nagawa niya nga ito, mayroon na siyang 5 championships sa 3 magkakaibang team. At kailangan din daw na makuha niya ang mga finals MVP sa lahat ng championship na ito. Sa ngayon mga kaibigan, pangatlo sa NBA all-time scoring leader si LeBron James. Habang sa NBA all-time assist leaders naman ay pang-8 sa listahan si LeBron. Kung magawa nga mga kaibigan ni LeBron na maging number 1 o number 2 sa listahan ng pinakamadaming puntos at top 5 naman sa pinakamadaming assist pag-retire nito, eh baka dun handa na silang pag-usapan si Jordan at LeBron ayon kay Matt Barnes at Steven Jackson. Sumang-ayon naman dito si Vince Carter. Ngunit sa ngayon, ayon kay Vince Carter, hindi pa siya handa na isama si LeBron sa usapan ng greatest of all time kasama si Jordan. Idagdag na din natin dito na dahil hindi nakasama ang Atlanta Hawks sa 22 teams na inimbitahan ng NBA na bumalik ngayong season, tapos na nga po mga kaibigan ng career ni half-man, half-amazing Vince Carter. Matapos ang mahabang 22 seasons ni Vince Carter ay nag-retire na siya at dahil nga dito naubos na mga kaibigan ng mga NBA player na na-draft mula sa dekadang 90s. Ang legacy ni Vince Carter ay arguably siya ang greatest dunker sa buong kasaysayan ng NBA. Ilalagay ko sa description ng link sa kanyang full interview sa All The Smoke. So ayun nga po mga kaibigan ang naging pahayag ni Vince Carter tungkol sa greatest of all time. Sang-ayon ba kayo sa kanyang pahayag? I-comment din sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.